Quiz card? Okay, meron. Mga kaibigan, kung meron din po kayong mga prayer requests, kung meron po kayong gustong ipanalangin, isulat nyo po dyan sa likod ng quiz card para po ay mabasa namin at amin po niyang ipapanalangin. So ngayon, magsimula na po tayo sa ating quiz. Handa na ba kayo? Isa lang yung handa. Handa na po ba kayo? Yes. Number one, tama o mali? Kung ating tinatanggap si Jesus, tinatanggap natin ang kapangyarihan sa bagong buhay. Tama o mali? Ah, easy lang. Number two, fast forward na tayo. Tanong, si Jesus ang siyang alpha ng hula sa Biblia. So, kung ganun, sino ang omega? Si Jesus ang siyang alpha ng hula sa Biblia. Sino ang omega? Number three, tama o mali? Si Kristo ang pinahiran or the anointed one ay dumating sa nainsakto sa hula sa Daniel 9. Si Kristo ang pinahiran ay dumating na insakto sa hula ng Daniel 9. Number 4, tama o mali, ang biyograpiya ni Jesus ay natatangi na nasulat bago pa man siya na ipanganak. Ang biyograpiya ni Jesus ay natatangi na sulat bago pa man siya na ipanganak. Tama o mali? Last question, tama o mali, kung ating isaysay kay Jesus ang ating kasalanan, ating matatanggap ang kapatawaran. Tama o mali? Kung ating isasaysay kay Jesus ang ating kasalanan, ating matatanggap ang kapatawaran. Okay. Tapos na po? Are you ready to check your answers? Check your own paper po. Number one, ano po yung sagot? Tama. Sure? Tama. Number two, si Jesus ang siyang alpha ng hula sa Biblia. Sino ang omega? Si? Siya pa din? Siya ang alpha, siya din ang omega? Ang sagot ay? Si Jesus Cristo. Very good. Number three. Ano po yung sagot niyan? Tama o mali? Si Kristo ang pinahiran ay dumating sa eksakto sa hula ng Daniel 9. Anong sagot niyan? Tama. At anong date yun? Nung eksaktong pagdating or pagbautismo ni Jesus. Anong date yun? AD? AD 28? AD? AD 27. Huwag po natin kalimutan. Dahil yan po ay matibay na ebidensya na ang salita ng Diyos ay tunay at makapangyarihan. Number 4, ano po yung sagot niyan? Tama o mali? Tama. Sure? Ang sagot ay? Tama. Ang biyograpiya ni Jesus ay natatangi na nasulat bago pa man siya na ipanganak. Si Rizal, nang namatay siya, dun pa na sulat ang kanyang biyograpiya. Prosesus, bago pa man siya na ipanganak, ay nasulat na yung kanyang biyograpiya. Number 5, ano pong sagot niyan? Tama. Tama. Kung ating lang pong isaysay kay Jesus ang ating kasalanan, tiyak po na matatanggap po natin ang kapatawaran. Sino po yung naka-perfect? Wow, very good. Sila talaga ay nakikinig. Please po, pakikollect ng ating quiz card. Okay, pakikollect po ng ating quiz card. Kung sino po dito yung bago na nag-attend sa ating seminar, mag-register po kayo. Kasi kapag mag-register tayo, meron po tayong matatanggap na free Bible lessons. At ito po, kung sino po yung makakaabot ng 15 or 15 gabi ng attendance, ay makakatanggap po tayo ng Prophecy Foundation DVD na merong 14 video presentation patungkol po sa prophecy. So yun po yung ating registration number. At yung ating free Bible lesson ngayon ay The Ultimate Deliverance. At kung masagot po natin kompleto yung ating mga handouts, ay makatatanggap po tayo ng ating Amazing Facts Bible School Diploma. Kung masagutan nyo po ang ating handouts, ipass nyo lang po yan kapag tapos na kayo magsagot, pwede tomorrow sa ating pong registration area. Yung ating children's seminar, 4:30 p.m. At ngayon po, ini-invite ko po kayo na mag-invite kayo ng friends gabi-gabi kasi sayang po yung ating presentation dito. At ngayon, magtatanong ako, sino pong naka-invite ng friend, kaibigan? Sino po?
Wala. Si Mark, ilan po yung na-invite nyo? Ah, okay. Si... yung bagong attendee. Si Christine. Isa. Si Kuya, ilan po yung na-invite nyo? Isa. Naku, sino po yung nagdala ng higit pa sa isa? Ha? Wala. Wala. Naku, magbato-batubig tayo ito. Ay, bibigay ko po ito kay Kuya at saka si Christine, magbibigay din ako sa sa'yo. Or mag-give chance lang daw kay Kuya. Okay. So, ibigay po natin kay Kuya. Ano pong pangalan natin po? Edgar. Kuya Edgar, maraming salamat po. At mga kaibigan, nawa ay makapag-invite pa po tayo ng maraming friends every night. Kasi painit ng painit po yung ating topic ko. So what is our future topics? Bukas, huwag po tayong mag-absent at mag-invite po tayo ng maraming friends. Yung ating topic po bukas ay The Antichrist Cover-Up. Ano lang, paki-adjust-adjust kasi naging yellow siya. Oh, yun. Naging white-white na siya pa. Yun. Okay. So, yung ating topic bukas na gabi, The Antichrist Cover-Up. Kilala niyo ba ang Antikristo? At alam niyo ba na merong malaking pagtatake patungkol sa Antikristo para hindi po natin malaman? Huwag po tayo mag-absent. Bukas na po yan, The Antichrist Cover-Up. At sa Webes, ano po yung topic natin? Wala. Kasi wala po tayong pagpupulong kasi tinatawag po natin yung Webes na night off. So, huwag po tayong pumunta dito kapag Webes. Pero balik po tayo sa Friday, ang ating topic, The Two Martyrs of Revelation. At sa Saturday night, yung ating topic, The Topic That Satan Hates. Ang topiko na kinasusuklaman ni Satanas at gagawin niya po ang lahat na kanyang makakaya na huwag po tayong makapunta dito. Pero magpapahad lang ba kayo? Huwag naman po sana kasi napaka-importante pong topiko na yan. Bakit po galit si Satan sa topic na ito? Kaya huwag po tayong mag-absent. At para po sa ating pagsisimula, tayo po ay tumayo para sa ating panalangin. Let's pray. Ama naming banal na nasa langit, Lord, maraming salamat ulit, Panginoon, dahil dito po nakapagtipon-tipon po kami dito para po sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, iniimbitahan po namin iyong presensya at yung banal na espiritu na siya pong kumilos sa aming buhay ngayon. At nawa po, Panginoon, nabigyan niyo po ng kapangyarihan at otoridad ang iyong salita para po ay mabago ang aming buhay. Itong lahat ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Umupo po tayong lahat. Ang ating topic po ngayong gabi ay UFOs, the occult, and Christ coming. Totoo ba ang UFO? Alam niyo po ba, mga kaibigan, na sa mga naglipas na mga taon, mas tumataas po yung interest ng mga tao patungkol sa UFO. Sa isang magazine, sa isang Life magazine, yung article nila, March 2000, meron pong title dyan sa kanyang article na UFOs. Bakit tayo naniniwala? Why do we believe UFOs? At sabi sa article ng magazine na yan, sobra sa 16 million na mga Amerikano ang nagsasabi na nakakita na sila ng UFO. Madaming tao yun. At sinasabi dyan sa article na yan na 2,700,000 na ang mga Amerikano naman ang nagsasabi na nakakita na din sila ng alien. Kayo, nakakita na ba kayo ng alien? At sabi dyan na 2,416 na ka mga UFO yung kanilang nakita noong 1999. Hindi lang yan, sabi dito na 43% ng mga Amerikano ang naniniwala na tunay talaga ang UFO. At sabi pa dyan, mga kaibigan, 30% ay naniniwala na sila daw, itong mga alien na nasa UFO, bumibisita sila sa ating mundo, yung mga taga-ibang planeta. Nakakita na ba din kayo ng UFO dito sa Baras-Pinugay?
Southville. At sabi nila na yung usually na nakikita nila ay yung mga UFO na talagang object, yung bagay na nahahawakan. Sabi dyan, 90% ng UFO sightings ay mga bagay na pwedeng hawakan. Baka yung nakita nila, kasi yung meaning ng UFO ay unidentified flying object. Siguro yung nakita nila na parang eroplano na parang bird, or siguro yung UFO or yung eroplano na form niya ay parang flying saucer or UFO. Lalo na po yung modernong eroplano natin ngayon na, lalo na po yung mga airplane ng Navy, para po silang forma na flying saucer or UFO. Now, dito po, noong September 2001, isang military pilot na sila po ay nakasakay sa isang airplane doon sa Budapest, Hungary, nakakuha po siya ng video ng isang UFO, yan po, isang silver disc na nandyan sa clouds, nagpalipad-lipad. Ano kaya yung silver disc na yun, na UFO? At meron pong diagram dito, graph, patungkol po sa yung mga UFO sightings. So kung mas dark po yung kulay, yun po yung lugar na maraming nagpapakita na UFO. At ano pong lugar yung maraming UFO? United States. Yung United States ang Pilipinas, sana ba yun? Wala po, wala pang UFO dito. So yung mas dark na color, yun po yung mas maraming nagpapakita na UFO. Mga kaibigan, ayon sa isang researcher, dalawang klase daw po ang UFO. Yung isang klase ay matigas na klase, yun pong talagang bagay, pambagay na lumilipad na nahawakan. Pero yung ikalawang klase ng UFO ay malambot na klase, yun pong parang nagsasayawan lang ng mga ilaw sa sa himpapawid, sa ulap. At yung pinaka-interesting nito kasi nga, mas marami daw yung nakita na malambot na UFO, yung mga ilaw na nagsasayawan sa himpapawid. At sabi ng mga tao na yung palaging nakakakita ng UFO, sabi nila na wala talaga tayong katunayan kung nakipag-usap ba sa tao ang flying saucer o wala. Ngunit ang interesanting bagay na ating natuklasan ay kung kailan may nagsasabi na meron silang karanasan, parang palaging pareho ang mensahe. Sabi po dito, kailangan itigil ang labanan, dapat dumating ang kapayapaan. So sabi po ng mga tao na always naka-experience, nakakita ng mga UFO at always sila naka-experience yung mga aliens, sabi po nila na meron pong isang mensahe yung mga galing sa UFO. At yung mensahe po nila, ano po yung mensahe nila? Kailangan itigil ang war, ang labanan, dapat dumating ang kapayapaan. Gusto ba natin ang kapayapaan? Yes! Sa mundo natin nitong napakagulo, di ba napakagandang mensahe yan na yung UFO nagdadala pala ng kapayapaan? Or could it be na merong gustong linlangin, merong someone na gustong maglinlang sa atin patungkol sa mensahe nito ng kapayapaan? Posible kaya na gumamit din ang Diablo ng UFO para magpadala ng mapanabik na mensahe sa mundo, kundi ang kapayapaan? Malaking posibilidad po yan. Ngayon, hinto muna tayo patungkol sa UFO kasi may sasagutin po tayo ng mga tanong dito. First question is, ang UFO kaya ayon ba sa Biblia? Oo o hindi? Hindi. Meron kayang koneksyon ang UFO sa kulto? Yes or no? Meron kayang koneksyon ang UFO at ang kulto? Oo o hindi? Oo, mga kaibigan. May koneksyon po ang UFO at ang mga gawain ng kadiliman or yang kulto. Sabi po yan ng mga researchers. Sabi po dito, noong 2009, 300% po ang itinaas ng dami ng UFO sightings higit pa sa 2008. Now, bakit kaya noong 2009, tumaas po yung dami ng UFO sightings? Ano kayang nangyari sa panahon yan? At dapat po na may connection ito sa interest ng mga tao. Noong time na 2009, dyan po sumikat yung napakaraming mga interest ng tao patungkol sa mahika, sa mga kulto,
At sumikat yung panahon na yon na Harry Potter at yung ibang mga paranormal na mga movies, mga activities, Twilight, Wicca. At dahil dyan, tumaas yung interes ng mga tao sa mga psychic at saka sa mga mahika at sa mga kulto, ay tumaas din po yung pagpapakita ng mga UFO. No, ano kaya ang makinalaman ng psychic kulto sa UFO? At alam niyo po ba na yung mga psychic, yung mga tao, kulto, ay hindi po sila naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Sabi dyan, 90% ng mga psychics at mga occultista or kulto ay naniniwala sa UFO. Pero hindi po sila naniniwala kay Jesus at hindi po sila naniniwala sa Biblia at hindi din sila naniniwala na si Jesus ay darating at babalik. Sabi ni Sybilik, isa po siyang astrologist. Sabi dyan, ang mga alien galing sa kalawakan ay bibisita sa ating planeta na may dalawang mensahe ng kapayapaan. So, ang astrologist po, iba po yun sa astronomers. Sa, yung astronomers, sila po yung nag-study ng mga stars sa science. Pero yung astrologist, sila po yung nag-study sa mga formation ng constellation at ano ba yung destiny ng tao ayon sa kanyang zodiac sign. Ganon. Sabi ni Sybilik na yung mensahe po ng alien ay nagdadala ng kapayapaan. Yung alien pala yung magdadala ng kapayapaan. At sabi naman ni Olaf Johnson, isang psychic, sabi niya, ang pagtatagpo nila at natin, or alien at tao, ay makakabuti daw sa sangkatauhan. Sabi naman ni George King, isang astrologist din, sabi niya, yung nilalang, sakay ng UFO, ay magdadala ng kapayapaan sa mundo. Now, mga kaibigan, ang UFO ba yung magdadala ng kapayapaan sa mundo? Or si Jesus na siya ang prinsipe ng kapayapaan? Mga kaibigan, sasabihin ko po na si Jesus lang po ang tunay na magdadala sa atin ng kapayapaan. At makikita natin dito sa ating pag-aralan na meron pong direktang koneksyon ang UFO at ang kulto. At maintindihan natin na ang UFO ay pwedeng gagamitin na instrumento ng Diablo sa paglinlang na parang i-counterfeit niya sa pagbabalik ni Jesus. At alam po natin na ang Diablo ay master po siya sa tinatawag natin na deception or paglinlang. Pwede niyang gamitin ang UFO para i-counterfeit sa pagbabalik ni Jesus. Pwede din ang Diablo makapateleport ng tao sa ibang lugar. Kung natandaan po natin na gin-teleport niya po si Jesus sa isang bundok, kaya niya pong i-teleport yung tao. At baka gumamit din siya ng UFO, hindi natin alam. Pero ito lang pong masasabi ko na lahat po ng pagpakita ng UFO ay hindi po siya galing sa Diyos. Ang UFO at ang gawain ng kadiliman ay konektado. They are interconnected. Now, mga kaibigan, ang Diablo po ay nandito sa ating mundo para lokohin po yung mga tao. At baka gagamit po siya ng UFO para lokohin ang mga Kristiyano patungkol sa pagbabalik ni Jesus. Posible kaya na bago pa dumating si Jesus, ang Diablo ay magpapakunwaring darating na nagpapanggap si Jesus? Baka po ay sa pamamagitan ng UFO at magdadala ng kapayapaan. At baka marami po yung malinlang. Kasi ang Diablo po, hindi po siya nagpapakita sa atin ng ganyan. Diba? Kasi kung magpapakita siya sa atin na ganyan, anong gagawin natin? Of course, tatakbo. Kaya hindi po, isa po yung deception na si Satan ay may buntot, may dalang tinidor. Isa po yung deception para hindi po tayo aware na sa kanyang mga temptation. Kasi si Satan po, hindi po siya magpapakita na ganyan, kundi ano pong sabi ng Bible? At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Siya po ay magpapakita na maluwalhati at anghel na kaliwanagan. Pero of course, meron siyang maakay. Kasi kung ganyan po yung itsura niya, wala po siyang makonvince. Pero kung ganyan po yung itsura niya, marami po siyang malilinlang at maakay at maluloko.
Sa pagpatuloy po, meron po tayong pag-aralan ngayon ng mga pandaraya na binanggit sa Matthew 24, 23 to 27, mga pandaraya bago pa man darating si Jesus sa dito po sa ating mundo. Mababasa po natin dyan. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan sapagkat ang magsisilitaw na nga bula ang Kristo at mabula ang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. So sinasabi po dito na bago po man dumating si Jesus dito sa ating mundo, marami pong mga pandaraya. At sabi dyan na meron ngang magpapanggap na siya si Kristo, na siya ay isang propeta. To continue, sabi dyan, narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo. So napaka mahal po tayo ni Jesus kasi nga nagbigay po siya ng warning sa atin para hindi po tayo malinlang. Kaya importante po na magbasa po talaga tayo ng Biblia. Kaya nga kung sa inyo ay kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayo magsilabas, narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. So, kunyari po, merong nagsabi sa inyo, ah, nandun siya sa lugar na ito, sekreto, kasi silid, sekreto, ano pong gagawin natin? Huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat, no, kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, yun po yung warning ni Jesus sa mga pandaraya. First is, atin po yung isa-isahin, first is, merong pandaraya patungkol sa kayang katauhan, meron pong lilitaw na mabula ang Kristo. Mga tao na sila po yung nagsasabi na sila si Kristo. Another, meron pong pandaraya patungkol sa lugar, meron pong magsasabi, ah, nandun siya sa lugar na ito, nandun siya sa Antipolo, nandun siya sa Kainta. Meron pong mga pandaraya na ganyan, at meron ding pandaraya patungkol sa pamamaraan ng kanyang pagbalik kasi sabi dyan na magsasabi sila, ah, nandun siya, lihim na pagbalik. Yan po yung mga pandaraya. So, atin po yung isa-isahin. Kunyari po, nagbukas kayo ng TV at nakita niyo sa news na, sabi po ng reporter, bumalik na po si Kristo. At nakita niyo po sa video doon sa TV na si Jesus na nandoon sa TV ay nagpapagaling ng may sakit. At nakita niyo sa TV, sa video, na binuhay niya ang patay. At nakita niyo din sa video na parang mukha talaga siya ni Kristo. At ang amo-amo ng kanyang mukha at marami siyang pinagaling. At sabi sa balita na nanandun siya sa Antipolo. Pupunta ba kayo? Hindi talaga tayo pupunta kung alam natin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Sabi dyan, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, ah, narito si Kristo, nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Pero pwede kaya tayo pumunta doon? Baka okay lang, hindi ako naniniwala, pero baka okay lang na pumunta doon, gusto kong makita. Ano kayang sabi ni Kristo? Kaya kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, ano pong sabi? Huwag kayong magsilabas. Kung sasabihin na nandun siya sa Manila, pupunta ba tayo? Hindi. Kung sasabihin nasa disyerto, pupunta ba tayo? Sabi dyan, huwag po tayong magsilabas kasi may posibilidad po na maloko po tayo sa kanyang ipapakitang mga milagro. Walang question po na si Satanas ay magpapanggap na siya si Jesus. Sabi nga sa Matthew 24 na meron pong mga lilitaw na mga tao na gagamitin ng Diablo na magpanggap na sila si Kristo. At magmumukha din na si Jesus, kikilos din na parang si Jesus, at baka may peklat din sa kamay, nagpapakita nga siya talaga si Jesus. Pero kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, di po natin kailangan na maniwala. That is first, katauhan bula ang Kristo. Sabi pa dyan, narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Ibig sabihin, yung pagdating ni Jesus, sabi ng iba na sekreto. At alam nyo ba, may mga maraming Kristiyano po ngayon na naniniwala na yung pagdating ni Kristo ay sekreto. Pero yan ba ang sabi ng Biblia? Tingnan po natin. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. No, sekreto ba ang kidlat? Hindi.
So, hindi din sikreto ang pagdating ni Jesus. Hindi po secret rapture. Pero marami pong Kristiyano na naniniwala dyan na merong secret rapture na parang sikreto lang na dumating si Jesus at saka yung mga maliligtas, bigla na lang mawawala dyan sa inuupuan at saka wala na. Sikretong rapture. Pero, at marami pong naloko na mga Kristiyano patungkol dyan. At isa lang po yung makatutulong sa atin para makaiwas sa mga panloloko. At ano po yung makakatulong sa atin? Yun po ang Biblia. At sinasabi po ng Biblia kung paano tunay na babalik si Jesus. At siguro, pwedeng magpanggap ang Diablo na siya si Jesus, magagaya niya si Jesus. Pero hinding-hindi niya po masusunod ang paraan kung paano bumalik si Jesus, mga kaibigan. Sabi dyan sa John 14:1-3, huwag mag-ulumihanan ang iyong puso, muling paparito ako. Now, yan po ay pangako ni Jesus na talagang babalik siya at hindi po siya magsisinungaling. At yung pagbalik ni Jesus dito sa ating mundo ay nabanggit po yan sa Bible 2,500 times na siya po ay babalik. At ang mga tao po mula pa noon at ngayon, sabik na sabik po yung mga tao kasi ito po yung hinihintay ng mga tao yung pagdating ni Jesus. Sabi dyan, Titus 2:13, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian Jesu Kristo. Hindi po yung sikreto yung kanyang pagbalik kasi sabi dyan, pagpapakita ng kaluwalhatian, ibig sabihin na glorious appearing, maliwanag na pagpapakita. First is, tinuturo ng Bible na yung pagbabalik ni Jesus ay isang literal na pangyayari. Ibig sabihin, tunay po siya na mangyayari. Hindi po siya pang espiritual na pangyayari kasi actual po yan na mangyayari. Paano po natin nalaman dyan? Sa Acts 1, 9-11, tinutukoy po dyan yung pagbalik ni Jesus sa langit. Sabi dyan, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. So, yung time na yon after si Jesus na na-resurrect, pumunta diba sila sa Mount of Olives at doon na bumalik si Jesus sa langit. At sabi dyan, at samantalang tinitingnan nila ang langit habang siya'y lumalayo, so tinitingnan po nila si Jesus na pumunta na po sa himpapawid. Narito, may dalawang lalaking nangatayo sa tabi nila na may puting damit, mga angels, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? At ano po yung sabi ng angel? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay babalik or paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ibig sabihin po, mga kaibigan, na kung paano po siya bumalik sa langit, ganun din pong paraan na babalik po siya dito sa lupa. Ibig sabihin, nakikita. At kung si Jesus ay pumunta, bumalik sa langit na may laman at buto, physical, siya po ay babalik din po sa ating mundo, physical na may laman at buto. Tunay na Jesus yung babalik, hindi po spirito. Hindi po basta-basta na spirito, kundi yung presensya niya, yung tunay na physical na presensya niya po, yung kanyang ibabalik po or pagbabalik dito sa mundo. Because yung pagbabalik ni Jesus ay isang tunay or literal na pangyayari. Next, sabi dyan, nang siya'y tinitingnan nila ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap na isang alapaap at ikinubli sa kanilang mapaningin at samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo. Narito may dalawang lalaki na katayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? So, tinitingnan, tinititigan, tumitingin. So, kung paano po bumalik si Jesus sa langit, ganun din pong paraan na bumalik po siya dito sa ating mundo. At yan po ay, ibig sabihin ay, si Jesus ay babalik po dito sa ating mundo na makikita. Isa po itong makikitang pangyayari. Sabi dyan sa Matthew 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Makikita po ba ang kidlat? Yes, at napakaliwanag po ng kidlat. Pero ilan kaya yung makakakita kay Jesus? Ilan kaya yung makakakita kay Jesus? Nasabi po sa Revelation 1:7, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap
At ano po? Makikita siya ng bawat mata. Ilang mata yung makakakita sa kanya? Lahat na mga mata. Tama po yun. Ako, ikaw, tayong lahat po ay makakakita sa kanya. Hindi mo kailangan ng eyeglasses para makita si Jesus. Kasi ako ay naniniwala na kahit po yung mga bulag, sila, kanila pong makikita si Jesus. Tanging ang mga karapat dapat lang ba ang makakakita? Kasi may ibang tao na sabi, ah, yung mga mabubuting tao lang yung makakakita sa pagbabalik ni Jesus. Ano kaya yung sinasabi ng Biblia dyan? Matthew 24, 30 and 31, sabi po dyan, at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So lahat po tayong buhay dito sa mundo ay makakakita kay Jesus. Pero sabi dyan, at susuguin, so tayo na po lahat, nakakita na kay Jesus. Anong mangyayari? Sunod, ang kanyang mga anghel na may matinding pakpak, pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan. So tayo po muna ay makakita lahat kay Jesus, at nung time na yun, igagather po ng mga anghel yung mga mabubuting tao, yung mga hirang. Titipunin niyo po lahat ng mga mabubuti. So sabi dyan, ang pagtitipon sa mga hinirang ay mangyayari kung kailan after na makikita ng bawat mata si Jesus yung kanyang pagbabalik. At si Jesus po ay darating na hindi sekreto. Hindi siya darating sa isang lugar lamang. At hindi, remember po na hindi po natin kailangan pagsabihan na siya ay dumating na. Hindi po kailangan sabihin nyo na, or sa pagsabihin kayo ng friend nyo na, ay dumating na pala si Jesus. Kasi lahat pong tayo ay malalaman, lahat pong tayo ay makikita na si Jesus ay darating. At kung meron po kayong mababasa sa newspaper na si Jesus returns, tunay ba yun na Jesus? Hindi. Hindi, kasi hindi na po kailangan tayong pagsabihan na si Jesus ay dumating kasi tayong lahat ay makakalam na si Jesus ay darating. Sabi dyan, makikita siya ng bawat mata. Tayong lahat po, makikita po yan na pangyayari. Ikatatlong pamamaraan, yung pagbabalik po ni Jesus ay isang maririnig na pangyayari. Hindi po siya sekreto, hindi po siya tahimik. Sabi dyan sa Psalms 50 verse 3, ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, magiging totoong malaking bagyo. Meron pang bagyo sa palibot niya. So, hindi po siya sekreto, hindi din siya tahimik. Isa po siyang maririnig na pangyayari, maingay. Sabi nga dyan, Matthew 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagpaparito ng anak ng tao. Now, maliwanag po ang kidlat. Nakikita ba natin ang kidlat? Yes! Ano po yung kasunod ng kidlat? Ano po? Kulog! Kulog po yung... meron sana akong sample. Yun. So, ano po yung kasunod ng kidlat? Kulog, mga kaibigan. Pero yung tanong dyan, tahimik ba ang kulog? Maingay, mga kaibigan. At pumunta po tayo sa pinakamaingay na bersikulo ng Biblia. Punta po tayo sa 1 Thessalonians 4:16. Sabi dyan, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. So, tahimik ba? Hindi. May tinig ng arkanghel at may pakakak or trompeta ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na mag-uli. So, sabi po dyan na may trompeta at napakaingay po yan. May ugong, may trompeta. At maingay po at hindi tahimik ang pagbabalik ni Jesus. Number 4, malapit na po tayo. Yung pagbabalik ni Jesus ay isang kapanapanabik na pangyayari or climactic. Kasi nga, ano pong mangyayari sa pagbabalik ni Jesus? Revelation 16:18, sabi dyan, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulong. At ano pa po? Nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao
sa lupa. Isang lindol na hindi pa po natin na-experience. Isang lindol na lubhang malakas at lubhang kakilakilabot. Sabi dyan, hindi lang yan, hindi lang po lindol, kundi sabi ng salita ng Diyos, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi na nga sumpungan. Ibig sabihin po na yung mga kapuluan ay nalunod po at yung mga kabundukan ay nagiging patag dahil po sa lakas ng lindol. Imagine po natin yung lindol na yan na magpapatag ng bundok at maglulunod po ng lahat ng mga isla. At talagang mapapahamak po talaga yung mga tao na hindi po nakapaghanda sa pagbabalik ni Jesus. So, sekreto ba yung pagbabalik ni Jesus? Malaking hindi po, mga kaibigan. Pwedeng gayahin ni Satanas ang mga trahedya, mga disaster, pero hindi niya magagaya ang puwersa na magpapatag sa bundok at maglulunod ng isla sa pagbabalik ni Jesus. Kasi yung kanyang pagbabalik ay ganun po, kapanapanabik. Punta po tayo sa ikalima, maluwalhating pangyayari or glorious event. Sabi dyan sa Matthew 25:31, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang ilan? Lahat ng mga anghel. Kung magkagayon, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At alam niyo ba ilan yung anghel? Sabi sa Revelation 5:11 na 10,000 times 10,000 times thousands of thousands by thousands and many times. Yun po yung lahat na anghel. Hindi po natin mabilang. At ang dami-dami po nila at isang anghel, napakaliwanag po yun. Ano na lang po kung lahat ng anghel kasama ni Jesus, napakaliwanag po, napaka-glorious po ng pangyayaring ito sa pagbabalik ni Jesus. Napakaliwanag po, mga kaibigan. So, i-review po natin yung mga paraan ng pagbabalik ni Jesus. Literal na pangyayari, tunay talaga siya na mangyayari. Makikita, maririnig, kapanapanabik, at maluwalhating pangyayari. Pero meron mga tao nagsasabi na sikreto yung pagbabalik ni Jesus kasi sabi sa Biblia na darating siya na parang magnanakaw. Mababasa kaya natin yun? Sabi po dyan sa 2 Peter 3:10 na datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. So ito po yung verse na ginagamit ng mga tao na susikreto yung pagbabalik ni Jesus kasi para siyang magnanakaw. Pero sabi naman dito na may malaking ugong. Ede, maingay. Na mga kaibigan, isang magnanakaw yung pagbabalik ni Jesus sa panahon at hindi sa paraan. Magnanakaw po yung pagbabalik ni Jesus sa panahon, hindi sa paraan. Kasi nga, magnanakaw, magsasabi ba siya na, uy, neighbor or kapitbahay, magnanakaw ako sa iyo bukas ha, sa bahay nyo. Sasabihin ba yun na magnanakaw? Hindi. Ganyan din po si Jesus din ay magnanakaw po siya sa panahon kasi hindi po natin alam kung kailan babalik si Jesus. Pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng next month, hindi po natin alam. Kaya yun po sinasabi dyan ay magnanakaw po siya sa panahon, hindi sa paraan. Magnanakaw po siya sa panahon. Kasi sabi dyan sa Matthew 24:37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nung panahon po ni Noe, hindi po alam ng mga tao kung kailan darating ang baha. Biglang na-shock na lang sila na merong baha. At ganun din po yung mangyayari sa atin. Hindi po natin alam kung kailan babalik si Jesus. Alam natin na malapit na, kaya dapat po na maghanda po tayo minuto-minuto, everyday, mga kaibigan. So, ano ang mangyayari sa mga masasama na buhay sa pagbabalik ni Jesus? 2 Thessalonians 1:7-9, sabi dyan, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagdiningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Yung mga tao na ayaw nilang makilala si Jesus sa kanilang buhay. At sa kanila na hindi nagsisitalimas ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ano pong mangyayari sa kanila?
na siyang tatanggap ng kaparusahan, yung mga hindi nagsitalima sa mensahe, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin po, sa pagbabalik ni Jesus, yung mga taong masama, yung hindi po tumalima sa mensahe ng Panginoon, sila po ay mamamatay, mapaparusahan sa pamagitan ng kanyang brightness or kaluwalhatian. Ibig sabihin, hindi po sila makakatayo sa liwanag ng presensya ng Diyos kasi ang kasalanan, hindi po makakatayo sa presensya ng Diyos. At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Jesus ang hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagpaparito ay lilipulin. So yun pong masasamang tao, pagkakita nila kay Jesus, dahil sa kanyang liwanag, dahil meron silang kasalanan na hindi hininga ng patawad kay Jesus, sila po ay malilipol at mamamatay sa pagbabalik at sa brightness ni Jesus, mga kaibigan. Sabi dyan, at kung paano ang araw ni Noe? Kasi sa panahon ni Noe, meron pong dalawang grupo o dalawang klase ng tao sa panahon ni Noe. Dalawang grupo, ang isang grupo ay ang maliligtas. At isang klase naman, grupo naman ng mga tao ay mawawasak. At sabi naman dyan sa Luke 17:28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Lot. Ano bang nangyari sa panahon ni Lot, mga kaibigan? Dalawang klase lang din yung tao, no? Yung unang grupo, yung unang klase ay nakataka sa labas ng syudad at yung dalawang klase ay ng tao ay nawasak po doon sa Sodom and Gomorrah. Nawasak po sila ng apoy na galing sa langit. At mga kaibigan, sa pagbabalik ni Jesus, dalawang grupo lang din ng tao. Ang isang grupo ay maliligtas, ang isa ay mawawasak. At kapag darating na po si Jesus, yung mga nasa mawawasak na grupo, wala na po silang second chance sa panahon na yan, mga kaibigan. Kaya, yung choice po natin dyan, either nandun tayo sa maliligtas or parte tayo ng mawawasak. Yan po yung ating destination sa panahon sa pagbabalik ni Kristo. Maliligtas ba or mawawasak? Base po sa ating pamumuhay ngayon. Kaya yung tanong dyan, may mas importante pa ba sa paghahanda sa pagdating ni Kristo? Mga kaibigan, napaka-importante po na maghanda sa pagbabalik ni Kristo. At ito po ay malapit nang mangyari. Kaya ito po dapat yung ating atupagin. Kasi dalawa lang yung destination natin. Maliligtas ba tayo o hindi? At alam po natin na nasa huling panahon na po tayo. Marami na pong mga signs, mga sinyales. Malapit na pong dumating si Jesus. Dama ko po iyon. At sa pagbabalik ni Jesus, saan po kaya tayo niya matatagpuan? Matatagpuan ba tayo niya na naghahanda? O baka naman matagpuan niya tayo sa diskuhan, sa peryahan, sa mga bagay na hindi dapat ginagawa ng Kristiyano, sa mga makamundong gawain? Saan po kaya tayo matatagpuan Jesus sa kanyang pagbabalik? O baka malaman lang natin na nandyan na si Jesus at wala na tayong chance na magbago sa ating sarili. I-imagine po natin na dumating na si Jesus, nakita natin na yung mga bundok ay napatag na dahil sa napakalakas na lindol. At mga kaibigan, nakita nyo sa malayo ang ulap na naging maliwanag na nandoon po si Jesus na lumalapit po. Papunta na po dito sa ating mundo. At nakita po natin, i-imagine po natin na ang lahat ng mga anghel ay kasama ni Jesus. Bilyong-bilyong mga anghel yung ating nakita at lahat ng tao ay nakatingin sa ganyan na view sa himpapawid, mga kaibigan. At nakita po natin sa gitna na si Jesus ay nakaupo at napakaliwanag niya po at maririnig natin yung kanyang boses na tumatawag sa mga namatay kay Jesus, yung mga namatay na mabuti. At nakita natin na sila ay muling nabuhay. At yung resurrection po dyan, yan po ay isang pag-aaralan natin sa future lectures po natin. Nakita natin na muling nabuhay yung mga mabubuting tao na nasa libingan. At nakita po natin na lahat ng mabuti ay kinuha kasama ng anghel para tagpuin si Jesus sa himpapawid. At
Maglalakbay sila patungo sa langit sa mansyon na inhenda ni Jesus at sila ay titira kasama ni Jesus forever, mga kaibigan. Pero yung tanong dyan, saan po tayo kasali na grupo? Kasali po kaya tayo sa maliligtas? Handa na po ba tayo? Naghahanda po ba tayo? Nais mo ba siyang bumalik na si Jesus? Amen, mga kaibigan. Meron pong isang illustration. May bagong kasal na couple. At pagkatapos ng kanilang kasal, bumalik na po sa karagatan yung lalaki kasi nga siya po isang seaman. Pero kahit ganun, malayo po sila sa isa't isa, sila po ay nagsusulatan, nagsasend ng mga emails sa isa't isa. At saka, yung babae, yung nandun sa bahay, pinapakita niya yung kanyang mga letters sa mga kaibigan niya. O di ba, mahal na mahal ako ng husband ko, sinasabi ng babae. Pero sinabi niya na, pero sana hindi pa siya babalik. Kung ganun, mga kaibigan, mahal nga ba talaga niya yung kanyang husband? Hindi. Pero minsan, ganyan din po tayo eh. Sabay natin na, Lord, I love you, Lord. Mahal na mahal po kita, Lord. Mag-aaral po ako ng Biblia. Mahal na mahal po kita, Lord. Pero sana, Lord, huwag ka pang bumalik. Na mga kaibigan, nais ko pong sabihin sa ating seminar dito na babalik si Jesus at yun ay malapit na. Handa man tayo o hindi, sure na babalik po si Jesus. Isipin po natin, merong dalawang klase lang ng tao sa pagbabalik ni Jesus. Yung maliligtas o yun pong mawawasak. Kaya yung question po sa atin ngayong gabi, may pumipigil ba sa'yo sa pagiging handa sa pagdating ni Jesus Kristo? Meron ka bang pansariling paniniwala na nagpipigil sa'yo para sundin si Jesus? Or meron ka bang paboritong kasalanan na di mo mag-give up? Mga kaibigan, malapit na po darating si Jesus. At dalawa lang po yung destination natin, maliligtas ba or mawawasak. Pero mga kaibigan, hindi po huli ang lahat. Maliligtas po tayo kung ating pong pagdesisyonan at piliin po sa ating buhay na tayo ay maligtas. Kaya yung appeal ko po sa inyo ngayon, mga kaibigan, gusto mo bang sabihin ngayon kay Jesus na, Lord, gusto kong maging handa sa inyong malapit na pagbabalik. Gusto ko pong mabuhay kasama ninyo sa walang hanggan. Lord, gusto ko pong pumili na maligtas. Yan po bang inyong nais? Pwede po bang ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Kung nais ba tayo na maligtas sa pagbabalik ni Jesus? Amen, mga kaibigan. Kung nais po natin na maligtas tayo, mas gustong gusto ni Jesus na maligtas po tayo. Kasi ano pong silbi ng kanyang pagkakamatay sa krus kung hindi po tayo maligtas? At nawa po ay mag-respond po tayo sa kanyang pagmamahal. At nawa po ay maghanda po tayo sa kanyang pagbabalik. Sabi po dyan, may pag-asa para sa'yo. Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi po sekreto. May pag-asa para sa'yo, mga makakasalanan sa kuweba magtatago kasi hindi sila makakatayo sa presensya ni Jesus. May pag-asa para sa'yo, si Kristo ay babalik para kuhanin tayo. Kaya, may pag-asa kay Kristo para sa'yo. May pag-asa para sa'yo. Pangalawang pagparito ni Jesus, malapit na po. May pag-asa para sa'yo, ang kanyang pagdating ay makikita ng bawat mata. May pag-asa para sa'yo, tayo ay aagawin sa hangin, sasalubungin siya. Kaya, sabay-sabay po tayo, may pag-asa kay Kristo para sa'yo. Tumayo po tayo para sa ating closing prayer. At huwag po natin kalimutan, bukas huwag po tayo mag-absent at mag-invite din po tayo ng friends. Yung ating topic po bukas, the Antichrist cover-up. Meron pong malaking pagtatakip sa Antikristo para hindi po natin malaman. Pero good news, kasi ang Biblia ay nagbibigay po sa atin ng clues. Huwag po tayo mag-absent. Bukas na po yan, the Antichrist cover-up. Manalangin po tayo. Ama naming banal na nasa langit, Lord, maraming salamat po sa pagpatnubay po sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi. Panginoon, nalaman po namin na ikaw ay malapit na pong dumating, bumalik po dito sa aming mundo. Panginoon,
kung meron po sa amin ditong, kung meron po mga bagay na humahadlang sa aming paghahanda po sa iyong pagbabalik, Panginoon, tulungan niyo po kami na walain po ito lahat at tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging handa po kami every day, every minute po, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Lord, maraming salamat po dahil sa Biblia na binigay niyo po sa amin na ito po ay yung magpapatnubay sa amin para hindi po kami malinlang ng kaaway. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging parte ng maliligtas na grupo sa pagbabalik ninyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Balik po tayo bukas. Magdala po tayo ng friends yung ating topic po. The Antichrist Cover-Up. Good evening.